Halos 6 na po ang arestado sa magkakahiwalay na raid kontra sa Tinigoreang sextortion. Yung panginikil po sa mga kumakagat sa malaswang gawain sa internet. Ang mga pagsalakay ay bahagi po ng Operation Strike Back ng Interpol at mga otoridad sa Pilipinas at iba pang bansa. Saksi si Marisol Abdurrahman. Tipikal na teenager sa unang tingin ang 17 anyos na si Daniel Perry na mula Scotland. Pero noong July 2013, namatay si Perry matapos tumalong sa tulay dahil sa online blackmail. Ayon sa mga otoridad, nagkipag-Skype daw si Perry sa isang inakala niyang kaedad lang niya na dalagita. Yun pala, nire-record na pala siya ng mga manluloko. Nakalauna ay nagbanta sa kanyang ilalabas ang naturang Skype conversation kung di siya magbibigay ng pera. At kung di raw siya susunod, mabuti nang mamatay na raw siya. And little did he know that that web chat would be recorded and threats made to broadcast it worldwide. This ultimately led to him taking his own life. Ayon sa mga otoridad, ang mga nasa likod ng pambibiktima kay Perry narito raw sa Pilipinas. Kaya nagkasang PNP sa tulong ng Interpol, Police Scotland, US Homeland Security at Pulisya ng Australia, Hong Kong, Singapore at Indonesia ng Operation Strike Back para buhugin ang network ng sextortion na nambibiktima sa mga dayuhan. Sa operasyon sa Naga City nitong Miyerkules, nasa 52 ang naaresto. Tumambad din ang mga kagamitan at ilang listahan ng mga pangalan. Senyales daw na napaka-organisado ng operasyon. May pagsalakay rin sa Nabwa Camarines Sur, Legazpi Albay, pati sa Laguna, Bulacan at Taguig City. Sa kabuuan, 58 ang naaresto. In fact, we have attained the high impact results to counter the Philippines level as sextortion capital of the world. This operation does not end sa operation, but this will be continuous because we still have lot of targets and suspects to be tortured with. Ngayong nasa computer era na tayo, ika nga, halos lahat na lang ata ay merong access sa computer. Ang nakalulungkot, ang computer rin ang nagiging tunang mga kriminal para sa kanilang mga masamang gawain. Ang modus ng mga sextortionist, aakitin ang biktima sa pamamagitan ng social networking site. One of the messages usually na ginagamit nila is, I showed you mine, please show me yours. Without the victim knowing na pag nagpakita na siya ng private parts niya, naka-record na pala yon. Wala raw kaalam-alam ang biktima na binivideo at nire-record na pala ng suspect ang lahat ng kanilang ginagawa. Saka manghihingi ng pera, mula 22,000 hanggang 90,000 pesos. Minsan, hanggang daang-daang libong piso pa. At kung hindi, i-upload daw ang video sa internet. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang ilang na-aresto pero di sila nagsalita. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.